Kapin po muna natin ang spokesperson ni Presidential Frontliner Bongbong Marcos, si Attorney Vic Rodriguez. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Rodriguez. Ma'am, good morning lahat ng sumusubay po sa inyong programa. Opo. Most recently, ang sabi po ni Ginoong Marcos ay hindi siya umiiwas sa media. But, you know, he has avoided mga ambush interviews, even debates, no? Ano po ang magiging relationship niya sa media when he becomes president? Attorney Rodriguez. Sinagot niya, well, that he doesn't even need a spokesperson at na kailangan sa mismo ang tutugon doon sa mga request na panayam, ay siya mismo ang tutugon. But of course, alam naman natin yung trabaho ng isang pangulo ng bansa. When it comes, probably, this is just my view. Siguro kung mga apektado yung mga departamento, iba't ibang departamento, he will just task the secretary of that department to answer it. But when it comes to matters of policy, I think he will be the one to speak and explain or elaborate his vision, the direction of the country to the people. Mm-hmm. Attorney Rodriguez, sa mga oras na ito, nasaan po si Ginoong Marcos? Andun siya sa kanyang anamela at marami na rin ito tinatanggap tapag. And I think he will be having a private mass today or noon. Mm-hmm. Kanina, parang nakakita ko ng isang message, no, from him. Maybe you can say this again sapagkat hindi lahat ang nakapanood nun. Yung message ni Ginoong Marcos for the people. Ito yung kagabi. Ah, kagabi po ba yon? I'm sorry. So kagabi pala yon. Opo. Oo. This morning, wala ba siyang message kaninang umaga? Attorney? I think it was late last night, well, because mga late na rin kami naghiwalay, around 3:30. So I think that was the latest, around 11, where he expressed his deep sense of gratitude to the Filipino people for overwhelmingly voting him into office as president. But these are all days, only partial and unofficial tally that we are all receiving from the transparency server of the Commission on Election. Mm-hmm. But what about those who are na hindi bumoto sa kanya? Did he have any message para sa sambayanan? Hinihingi niya ang tulong, Mel, ng lahat ng Pilipino. Mm-hmm. Na kung sakali magpatuloy ito at sa pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso at kung sakaling malinaw na at siya ang mga ipoproklama, the President of the country, hinihingi niya ang tulong ng bawat Pilipino and going back to the way he announced his candidacy, what he is offering. And up until today, habang tayo ay nag-uusap, his unifying brand of leadership. Mm-hmm. Ito po ba'y napag-usapan na ninyo o natalakay na? No? Paano natin mahihil ito ngayong BBM supporters at yung supporters specifically ni Lenny Robredo? Kami naman, lagi kaming nag-aabot ng aming kamay ng pagkakaisa, Mel, even during campaign. So from our part, I don't think magkakaroon na magiging mahirap o magiging problema yan. We have always been offering our hands of unity and friendship to all, especially when he becomes, when it's clear that he is the president-elect. Sapagkat, Mel, dapat tayo, we should rally behind our president-elect. Kung sino man siya, at sa pagkakataw ito, lumilinaw, tila si presidential frontrunner Bongbong Marcos, lang supportahan natin, regardless of our political color, race, or belief. Because he is now the president of the country. He will be the president of the country. He will be the leader. And we only have one nation, we only have one country, and that is the Philippines. Sama-sama tayo, ang daming haharaping problema. Nasa gitna pa tayo, Miguel, ng pandemya, hindi pa tayo nakakalabas. At ang dami pang naging sangay-sangay na problema dulot ng pandemya. Kailangan natin ng tulong, galing at talento ng bawat Pilipino. Mm-hmm. Napag-usapan po ninyo yung galing at talento. Kitang-kita naman po ng marami, ng lahat, no? Yung galing at talento ng ating Vice President Lenny Robredo.
di ho maitatatwa yan. Do you agree, Attorney Rodriguez? Well, we were just speaking of our, during the campaign. Imminent victory, Mel. Let's just talk about the imminent victory of Bongbong. I'm sorry? We were talking of his imminent victory, the imminent victory of presidential frontrunner, yes. Bongbong Marcos. Yes, my statement is clear, man. Yes. We will be needing all the help, yes, of all Filipinos, regardless of political color, race, or belief, at hanggang handang magsakripisyo sa bansa at pagmamahal sa bansa, i-welcome na bang kumulot. Uh-huh. And does that include Lenny Robredo? Is there a space in the administration? It includes every Filipino, but for the position, I have to ask and yield to presidential runner Bongbong Marcos because he is the appointing authority. And to refer to presidential frontrunner Bongbong Marcos, hindi kami nag-uusap tungkol sa mga bagay na yan, Mel, sapagkat ang kanyang malinaw na instruction sa amin, sa lahat, is for us not to look beyond May 9. And it is only May 10 and we have a lot of work to do. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rodriguez. Maraming salamat at magandang umaga.